Good morning, kumusta po mga idol? Welcome back sa aking YouTube channel. Okay, so mga idol, meron akong i-review sa inyo itong ating save buffer. Yan, so kung ano po yung purpose nito sa ating mga amplifier. Yan. And ito po yung buffer natin mga idol. Dito po humuhugot ng lakas yung ating mga power amplifier. Yan, so pero bago yan mga idol, kung bago ka pala sa aking YouTube channel, so huwag kalimutan mag-subscribe and pakiclick po ng notification bell para updated kayo sa susunod natin mga upload. Okay, so panoorin hanggang dulo ang video na to mga idol para malaman ninyo yung price ng aking say balance buffer. Yan, so say balance buffer, bali ito po yung dinisign ko sa mabibili nating mga amplifier case sa Maynila, kung sa Bendex. So tulad nito mga idol, ayan. So nandyan na yung isang buffer natin, ayan. So bali nakatugma po yan, ayan. So natugma po dyan sa likod, sa mga butas ng mga case natin. Okay, so meron lang akong konting explanation dito mga idol. Bakit nga ba kapag meron ito, no, lumalakas ang ating mga amplifier. Ayan. So syempre, buffer mga idol, bali ito po siya yung pinaka input ng ating amplifier. Okay, so bali dito na siya kumokonekta yung galing sa ating mga processor or crossover natin, no, na pang sub halimbawa. So dito siya kumokonekta. So bago siya mag-connect or dumaan papunta sa ating amplifier. Yan, sa mainboard ng ating mga amplifier. So dito muna dumadaan yung signal. Okay. So dalawang klase yung mga inputs natin. So merong preamp, no? Preamp tsaka itong isa preamp input buffer. Ayan. So buffering. So bali yung inputs, so halimbawa medyo mababa yung inputs natin below 1 volts, so yung buffer na yung bahala para maglabas ng 1 volts papunta sa ating amplifier. Yeah. O sa mga mainboard ng ating amplifier. Okay, so bakit nga ba tinatawag natin na buffer itong ating preamp? So simple lang po mga idol, yung buffer natin o yung preamp natin, tatawagin natin buffer dahil meron siyang invert na signal out. Yan. So invert or non-invert, yan yung pinaka common natin na tinatawag dyan. Yan. So ano po yung invert, no, at saka non-invert? So bali yung invert natin na tinatawag mga idol ay yan po ay negative signal. So, paki-correct na lang sa mga expert natin dyan, baka mali yung ano ko, pagka-determine. So, usually, invert ay negative signal. Negative signal yan, mga idol. Tapos, yung non-inverting input, so yan na po yung positive signal, non-inverting. Yan. Okay, so, si buffer natin, meron siyang kakayahang maglabas ng inverting output, no, papunta sa ating amplifier. So para saan po yung ginagamit ng ganon, no, na mga output niya? Bakit kailangan natin meron talagang invert at saka non-invert output papunta sa ating amplifier? Okay, so ganito po yung explanation natin mga idol dyan, no? Bali, so common sa mga preamp natin, so meron siyang non-inverting at saka inverting in output, so papunta yan sa ating amplifier. So example natin itong 737 na to, ayan. So hanapin na ito yung input niya, input ng 737 natin. Okay, so para gagana yung ating amplifier, so kailangan may input tayo dito na invert at saka non-invert na input. So para gagana siya. So
To simplify, meron tayong input dito na positive at saka negative. Gano'n na lang yung gagamitin natin na term para yung mga idol natin dyan na bago pa lang, tapos maintindihan nila no? Na masyado. So, positive tsaka negative. Okay, so ibig sabihin yan, gagana po yung ating channel 1 na amplifier. Okay, so yung ano natin, yung buffer natin, para palakasin natin yung amplifier. So halimbawa, meron tayong 2 channel na amplifier nito na 737. So meron tayong halimbawa 2 channel. Okay, so gawin nating i-mono, no? Mono o yung bridge mode na tinatawag natin. So pag bridge mode mga idol, yung amplifier na 2 channel ay magiging ano lang siya, 1 channel yung kalalabasan or mono. Okay, so kailangan nating mag-input sa kanila ng yung isang channel gawin nating positive, yung isang channel naman ay magiging negative. Okay, so sa pamamagitan ng ating buffer mga idol, so magkakaroon tayo ng bridge mode na tinatawag dyan. Okay, so dito sa portion na to na IC, dito na po kukuha yung signal na papasok sa ating mga mainboard ng amplifier. So bali yung out nito, dahil yung IC na ginagamit natin, quad op, dual op amp, no, ng mga IC. So yung isang amp dyan ng IC natin is for positive, tapos yung isa is for negative. Okay, so bali yung positive out ng isang IC natin dito na dual amp, yung positive out niya ay papasok dito sa channel 1 ng ating amplifier. Tapos yung negative out niya ay papasok naman sa kabilang channel natin. So para magiging bridge mode na tayo. At saka magiging mono na po yung setup natin. So sa ganong setup, ma-maximize natin lahat ng puwersa ng channel ng ating mga amplifier. Okay, so bali ito, buong lakas nito saka buong lakas ng kabilang channel, so mailalabas, no? Mailalabas talaga sa pamamagitan ng buffer natin. So parang nagsasane puwersa, no? Nagsasane puwersa yung dalawang channel. So sa case na yan, mas lalong lumakas yung ating amplifier. So ganon. So ganon po yung gamit ng ating buffer. So sa bridge mode. Okay, so meron pang katanungan yung ibang mga idol natin dyan. So paano kung wala tayong buffer na inputs? So pwede ba tayong mag-bridge? Actually, sa akin, meron tayong 3 na paraan para ma-bridge natin yung amplifier. So itong una, kailangan natin ng buffer para makapag-bridge tayo. Tapos ang pangalawa, kung wala tayong buffer dito sa amplifier, so meron din tayong pwede tayong mag-bridge dito. So bali feedback yung gagamitin natin sa pag-bridge. So magiging feedback bridge tayo. Tapos kung wala, kung hindi nyo kaya dito sa main amp, so meron tayong paraan dyan. So sa input naman tayo. So sa input, so pwede nyo i-try mga idol para at least for testing purpose. So di ba yung crossovers natin, yung out ng crossover natin ay naka stereo out siya. So 1, 2, 3 yung kanyang out. So bali yung pin 1 dyan ay negative. So yung pin 3 yung pin 1 is ground, yung pin 3 is negative, yung pin 2 is positive. So mostly kung pag nagmono out tayo dyan, so yung isu-short natin is pin or unbalanced na tinatawag natin, pin 1 tsaka pin 3. Yan. So pag i-bridge natin, halimbawa crossover gamit natin, i-bridge natin yan,
So yung positive 2 input natin dito sa kabilang channel ng amplifier. Tapos yung pin 3 input din natin dito sa kabilang channel naman ng amplifier natin. So common ground lang yan. So yung input niyan magiging ng kabilang channel natin magiging non-invert, at saka yung kabila ay magiging invert. Yan. So sa pamamagitan niyan, so magka-pag bridge mode na rin tayo. At so, pwede natin subukan yan, mga idol. So pag ano tayo dito sa shop, pag hindi na tayo busy, pwede natin i-try ang ganong klaseng bridge mode. Sa input lang tayo. So pwede tayong gumamit yan siguro ng resistor lang. Ayan, so hanggang dito lang po muna tayo, mga idol. Sa balak pala umorder ng aking CA balance buffer. So ang halaga nito is nasa 750. So ganun yon, ganito na siya, 750 with IC. Okay, so wala lang tayong speak on, binding post, at saka mga XLR. 750 yung halaga. Okay, so medyo hirap kasi hanapin dito sa amin yung mga XLRs na para dito. Yan, so ito, 750. So paki-PM na lang po, mga idol, dyan sa aking Facebook account, saka Facebook page, paki-follow na rin po. Pwede akong i-direct doon pag nag-order kayo ng buffer. Yan, so maraming salamat. Sa hindi pa pala nakasubscribe, mga idol, sa aking YouTube channel, so huwag kalimutan mag-subscribe. And paki-click po ng notification bell para updated kayo sa sunod natin mga upload. Maraming salamat, mga idol.